Firelight is a new game here in PH. And being a new game, and although maganda yung start niya, no? Ang dami pa rin sumasabak dito bilang baguhan. Kaya naman, ito ang ating video ngayon, covering the basic things and tips about Firelight. Ito ang top 10 tips para sa mga baguhan sa Firelight. Simulan na natin. Number 10, understand the vehicles. Although hindi masyado ginagamit pa, no, ng marami, aim ng Firelight na maging bahagi ng combat nito ang vehicles. So, understanding them would give you added points pagdating sa laro. There are 3 types of vehicles in Firelight. There are wheeled vehicles na mabilis tumakbo, bionic vehicles na mabagal, except sa War Spider, no? Pero maganda pang akyat ng mga terrains. Also, medyo malalakas yung weapon systems nito. And finally, we have hover vehicles na mabibilis rin at pwede sa tubig. Now, for number 9, understand the weapons. Merong 5 weapon types pagdating sa Firelight. There are assault rifles, submachine guns, shotguns, snipers, and other weapons na usually ay anti-artillery. Pwede ka magdala ng 2 weapon kada match, so choosing and combining, no, these different weapon types in your bag ay importante sa mga laro. I personally go with 2 assault rifles as a decent go-to dahil sa magandang ammo capacity at damage nito. Whereas, submachine guns and shotguns are good as well whenever you are fighting inside buildings. Pero as much as possible, gusto ko rin gumamit ng assault rifle plus sniper combo sa bag ko, especially kapag gusto kong makuha yung top 1. You know, snipers are really fun to use in any shooting game. Number 8, understand the heroes. Currently, merong 14 na heroes sa Firelight na divided into 4 classes. You have attack, defense, scout, and support. Bawat isang hero ay may tig-3 skill. Isang passive, isang tactical, at isang ultimate. Now, understanding these heroes, ang mga classes nila, would make you think, no, anong class or hero ba ang kailangan para sa composition ng squad ninyo, which usually should have 1, no, for each class. And also, sino ba dapat ang gumagawa ng dapat gawin, no, for certain situations in game, kasi each heroes excels and lose out on specific situations, so magandang masimulan aralin ito. Number 7, understand the attachments or mods. Ngayon, there are up to 5 mods, no, para sa mga barrel sa Firelight. Ang muzzle ay nagbibigay sa iyo ng enhanced precision, magazine naman increases your ammo capacity, grip is for vertical stability, habang ang stock naman ay nagbibigay ng visual stability at binabawasan din ang reload time. At syempre, ang mga scopes is for zoom in at scope speed. Take note din na hindi lang basta barrel ang pwede mong i-improve, no? Ang mga vertical or horizontal cooldown device ay ini-improve din naman ang jetpack mo. Number 6, always loot shield and growth experience. Ngayon, ang shield energy ay nasa paligid-ligid lang and mostly nalulut sa loob ng mga buildings. Though yung mga shield generator machines na nakamarka sa mapa, instantly gives you 5 energy shields. Get these shield energies para i-level up, well, yung shield mo. As for growth experience, napaka-importante nito. Madalas ay makukuha mo ito sa mga chests, whether the blue ones or the yellow ones, and this is the one that basically level ups your heroes. At bawat heroes ay may iba't ibang level cap progression. So, yeah, no, medyo mabigat ang emphasis sa paglulut sa Firelight. Number 5, understand the map of Firelight 84. Napakadaling maintindihan actually ang mapa ng Firelight 84. Here are some key details. Una, ang buong mapa ay nahati ng isang malaking river sa gitna. Tapos, merong 9 labeled areas dito na pwede mong sabihing divided din, no, sa 3. Looking from west to east, sa north ay makikita ang Power Tree Station, ang Iris Ranch, at Sanctuary Tower. Sa gitna naman makikita ang Nova Planetarium, Carnival, at ang Riverview Park. Habang nasa south naman ay ang Sunflower Shopping Mall, Tin Man Industrial Art, at Todd's Hot Rod. Importanteng alam mo ang general location ng bawat areas para alam mo rin, no, saan ang susunod na point or area na gusto nyo puntahan. It makes communication rin easier pagdating sa voice comps. Ngayon, sa ibang video na lang natin i-describe, no, yung bawat area na to. Pero a few nugget of tips would be of the Carnival, kung saan napakaraming baril at resources ang pwede mong makuha. Pero interestingly, walang shield generator machine kang makikita dito kumpara sa ibang area. Ito ang considered to be the hot drop area ng Firelight dahil ito ang nasa gitna. Number 4, customize your control layout. So na ay para bang hindi kailangan to and you can roll with the default settings. Pero play some games, no, a day or two, at marirealize
mismong saang bahagi ng controls ka nag-i-struggle. Once you realize this, saka mo i-adjust yung control layout mo. I personally am struggling, no, doon sa location or position ng reload tsaka ng aim mode. So I've decided to put them a bit closer into the center para mas natural at mas mabilis silang natatap ng thumb ko. Number 3, combat with your jetpacks. Yes, alam ko mahirap o nakakapanibago, pero wala kang no choice. It will be a big advantage, no, para sa kalaban na hindi gumagamit nito. And laking lugi mo naman kapag vice versa. Take note na almost all of the time, unless si Maggie ang gamit mo, may tatlong jetpack jumps ka na pwedeng gamitin every engagement. So use it wisely. Number 2, gamitin ang iyong ADS, ang iyong aim down sight. Pwede mo to gawin sa settings, no, by customizing your button layout. And also, I suggest na pagdating sa aim mode, baguhin mo to at iselect mo ang hold or tap and hold option. Well, depende sa kung ano mas trip mo. I consider this to be the number 2 tip kasi ang laki nung skip, no? Kahit napakasimple nito, pagdating doon sa advantage na makukuha mo, whenever you're just shooting freely compared to naka-ADS ka, please gamitin nyo yung ADS ninyo. At ang number 1 tip para sa Farlight 84, pagdating sa mga baguhan, play with a squad, no? I highly recommend that you play not alone. Itong pinakasimple at pinaka-obvious na tip, playing with a squad. Pero ibang-iba talaga ito compared to playing solo. Hindi lang mas dadali ang pagpaparank mo, ang pagpapanalo mo ng mga laro, mas gaganda din ang play experience mo sa Farlight. Well, para sa akin. Well, as a bonus tip, no, there are other game modes aside sa Battle Royale ng Farlight 84. At hindi matatawaran na minsan mauumay ka rin, no, dun sa Battle Royale game mode. So, do not think twice in trying out these other game modes. At ayun, no, dun, yan ang ating top 10 tips para sa mga bago sa Farlight 84. Again, this is just a personal take of mine for the top 10 tips. And since it is a new game, I'm sure na marami pang magagandang tips ang pwede nyong maibigay sa mga bagong players nito. Kaya ayun, no, ano yung sa inyo ay magandang tip para sa new players? Sana nag-enjoy at may natutunan kayo sa panonood ng video na to. Like if you like the video, subscribe to support the channel. Let me know in the comment sections, what do you think of these tips? And ano pang mga future videos na gusto nyo mapanood dito sa ating channel? I am Shinbu with the 149. And as always, lahat kayong gamers, mabuhay!